For today's video, ito po yung ipapakita ko po sa inyo. Ito po yung the all new 2023 Hyundai Stargazer GLS Premium IVT. Ito po yung actual unit niya. Ang color po nito is Dragon Pearl Red. Ito po ay MPV na 7-seater. Meron po itong length na 4,460 mm. Meron siyang width na 1,780 mm. Meron siyang height na 1,695 mm. Ang wheelbase po niya is 2,780 mm. And meron siyang ground clearance na 185 mm. Dito po sa front, ang unang-unang mapapansin po natin dito, itong mahabang linya na sa harapan, yan po yung daytime running light niya. Yan pong sa gitna naman is yung positioning lamp na LED. So, yan po, buo po yan na LED po. So, eye-catching talaga siya. Ito naman po yung ating Hyundai logo. Ito naman po yung ating headlights. So, sa upper portion niya, yan po yung ating turn signals. Yan pong apat na yan yung headlight natin. Yung sa taas, yung low beam, LED yan. Yung sa baba, yan po yung high beam. Itong sa ilalim, fog lamps po siya. Ito naman po sa gitna, ito po yung ating radiator grille or front grille. Piano black po ang kulay niya. And then ito po, yung sa ilalim niya, meron po tayong front skid plate na color silver po. Dito naman po sa side, kung mapapansin nyo po, sa ibabaw ng gulong yan, may mga wheel arches po siya. May mga character lines po siya, yan hanggang dulo po. May mga character lines siya, marami siyang curve. So mas matibay po siya. Ito po, delta glass sa front. Ito po yung ating side mirror, same as body color, meron siyang turn signals. Ang ating front suspension po is MacPherson strut. Yan po yung ating sporty alloy wheels, 2-tone po siya na silver and gray, may Hyundai logo rin po siya sa gitna. Ang size po ng gulong natin is 205-55R16 Kumho tires. Ito po yung ating door handle, chrome na po siya, passive entry. Yan, pati sa likod chrome din po. Ito po yung gas tank po natin. Rear suspension po natin is torsion beam axle. So yan, same lang din po siya ng mag-send tires natin sa front. So dito po sa likod is drum brake, sa harap is disc brake. Dito naman po tayo sa rear. So sa taas po niya makikita nyo po meron siyang shark fin antenna color black. Functional po yan. Ito po yung ating spoiler, same as body color. Ito po yung third brake light natin. Yan po yung mga heated lines or yung mga ating defogger. Meron din po siyang wiper na din po sa likuran. Yung tail lamps naman natin, ang kung tawagin siya is 8 signature tail lamps, LED po siya. So mas stable, mas wide stance, and high tech po siya tingnan. Kung masusundan mo, ito po yung ating triangular stop lamp, yung up and down. Yan po yung reverse signal light tsaka reverse light. And then ito, Stargazer po na emblem, sa taas may Hyundai emblem. Ayan. Tapos yan sa gitna, yan po yung reverse light. Tapos dito sa baba, meron po siyang reverse sensors bukod po sa camera niya. And then ito pong pinakababa, yung kanyang rear skid plate na color silver po. Standard po sa silver. Ito po is yung kanyang reflector. So set po siya left and right, meron siyang reflector din po. So yan. Yan po yung sa likuran natin. Ito po yung kinang ating sasakyan. Parang remote control na po ito. Meron po siyang remote start and window controls. Kapag pre-press and hold po natin ng 3 seconds yung unlock button, bababa po yung windows. And then yung lock button naman ng i-press and hold natin ng 3 seconds, angat naman po yung windows. Ngayon, itong auto start, 3 seconds din po, press and hold para mag-open, mag-start na po yung engine natin. So yan, naka-start na po siya. Pwede po, press lang po natin to para sa passive entry, sa lock and unlock ng doors, sa front doors po natin. So dito po sa driver side, so yung sidings po natin is hard plastic black. Yan, silver po yung ating door handle. Ayan po yung controls ng side mirrors. Ito po yung sa power folding niya na button. So ito naman pong cursor na to, left right, kung saang mirror po yung gusto mong i-adjust.
lock and lock button, tsaka yung windows control, tsaka yung lock ng mga windows. Dito po sa baba, meron siyang cup holders or bottled water, pwedeng tatlo. Tapos sa baba niya, meron siyang speaker. So, yan speakers natin. Ito rin po, speakers din po ito. Ayan, tapos ito naman po yung ating leather upholstery. So, may adjustment din po yung height, yung reclining, tsaka yung forward backward. So, 6-way po yung ating seats po for the driver. So, ito naman po parang gray siya, meter cluster, tsaka yung ating infotainment na radio system. So, yan po. Tapos, ang dashboard po natin, hard plastic black. So, dito sa side, sa center niya po, ito, silver po ang kulay nito. Yung sa aircon niya. Yan, may linya siya. So, ang ganda tingnan. Ito po yung ating 4.2 na LCD cluster. Steering wheel po natin is leather na po. Telescopic na din po ito. May with audio controls. Yan, may color silver po siya na dito sa steering wheel natin. So, with audio controls saka yung sa kabila naman po, sa remote siya ng cruise control saka ng sa cluster. So dito makikita natin, ayan, may tire pressure monitoring system na rin siya. Yan, driver info, user settings. Yan, meron din siyang driver assistance. So yung mga volume. Dito naman sa driver safety. So makikita po natin yung mga ADAS dyan, yung mga forward safety, lane safety, blind spot safety, safe exit, rear cross traffic alert collision assist. So dyan po yan sa ano, sa driving safety. Ito naman yung sa cluster niya, under naman sa lights, makikita po natin dyan yung illumination. So yan po yung pinaka dimmer po ng ating dashboard tsaka ng radio. Ito naman yung ating 8-inch na audio display. So, yan, touchscreen po ito. So, ito, meron siyang radio, Bluetooth, USB, Android, tsaka Apple CarPlay, tsaka iPad, pwede rin po. Ito po yung ating hazard light. Then, itong aircon niya sa front, pwede siyang isara. So, papasok mo lang siya paloob para walang lumabas na lamig kung masama yung pakiramdam, ayaw ng malamig. Ito yung sa controls kung saan mo gusto lumabas yung aircon. Yan yung defogger, temperature, tsaka yung on and off ng aircon. Ito kapag naka-on, sa loob lang siya kukuha ng lamig. So hindi maamoy yung mga hazardous chemicals sa labas. Ito yung sa kanyang fan speed. Ito, meron tayong charging port. Yan, tapos may 12 volts na power outlet din siya. Sa lower portion naman po, meron siyang wireless power charger. Ito naman yung kanyang driving modes. Meron po siyang 4 types ng driving modes. So yan po, meron siyang eco, may comfort, may smart, tsaka may sport. So 4 modes po yung ating driving modes. Ito naman po yung ating traction control. Ito po yung ating transmission na IVT. So, park, reverse, neutral, and drive. Sa reverse po, makikita po natin, andyan po yung kanyang reverse camera bukod sa sensor. Tapos may perimeter din po siya. Tapos dito naman po sa pinakadulo, yan po yung drive niya po. And then yung sa left side, yan naman po yung manual mode niya. So, 6-speed din po yung manual mode natin. So, yan, naka-sport po siya. Yung pag-shifting ng manual natin, up and down lang po siya. So up po kapag ka magdadagdag ka ng speed, tapos yung down naman kapag magda-downshift ka. Dito naman po sa center cup holders natin, ayan, kung mapapansin nyo po, may ambient light na po siya. So kung baga guide po siya, just in case na madilim, hindi nyo na kailangan buksan yung ilaw or kapain yung mga bottled waters nyo. So handbrake niya, ayan na po, ito po yung kanyang armrest, center armrest po. So yan, para sa driver and passenger pwede po. And then sa loob po niyan, meron pong extra lalagyanan pa po. Ngayon dito naman po tayo sa passenger side. So kung mapapansin nyo po itong silver na to,
meron po siyang crash pad na hidden tray. So ayan, pwedeng lalagyan po, ipupush nyo lang po para mag-open. Tapos itong center na to is pwede rin pong lalagyan, kumbaga center tray naman siya. So napakadaming lalagyan nito. Ito naman po yung glove box natin. So yan, passenger side na doors natin, pwede rin po trick na drinks po ang mailagay po or in cans. So yan yung window visor po natin, yung dome lamp, rear view mirror. And then sa likod, yan po yung ating second row and third row seats. So i-check po natin yung likuran. Dito po sa ating second row, yan may cup holders na isa, may lalagyan dito sa baba, may tatlong bottled water, pwede pa po dyan. Yan naman po is yung speakers. So total of 6 speakers po tayo dito. So yan yung second row natin. Ito naman po sa likod ng driver seat, multi-map pocket po yung ating ano, upuan. So pwedeng dalawa po, may extrang malalagyan pa po kayo. Tapos ito po yung ating rear temperature system or aircon natin for the second and third row. So ayan po, nasa ceiling po siya. And ito po, tignan nyo po sa likod po ng passenger side na seats, meron po siyang backseat table. Yan, para ka nasa aeroplano. Ayan o. So pwedeng kumain po. Tapos ito po sa second row, meron din po siyang dalawang charging port. Ngayon dito sa second row po, kung dalawa lang po yung upo, yung center niya pwede mong gawing armrest. So bababa lang mo po siya. So ito naman yung sa third row natin. Yan po yung seatbelt ng sa gitna po ng second row. So dito naman po sa third row, meron din po siyang cup holders both sides. So ayan, magkabila meron siyang cup holders po. And seat belts meron pa rin po sa third row natin. Dito naman po sa trunk po, ang bukasan niya po, pwedeng dito sa key, pipress and hold mo lang po ito. Or pwede mong ipress dito po sa ilalim ng pinto para mag-open po yung ating likuran. Pwede po nating ikarga dyan is 200 liters of space. Tapos ito po, pag inopen po natin to, meron siyang luggage tray. So ayan, parang naka para organize po yung mga gamit na ilalagay po natin. Ngayon ito po na re-recline, tsaka na split po siya ng 50-50 split yung ating third row. Ayan, may 12 volts na power outlet din po. Dito naman po pwede nating ihang yung ating mga plastic or mga paper bags. So handle po yan. So ayan, kapag naka-fold naman po itong third row seats natin, kasya na po dyan is 585 liters. Kung kulang pa rin po at may ilalagay kong malaking gamit, pwede pang i-fold itong second row. So yan po yung magiging itsura niya kapag naka-fold yung second row at saka third row. So ngayon, check naman po natin yung engine ito. So ito po yung engine ni Stargazer. So ito pong blue, yan po yung sa water reservoir. Yan po yung sa engine oil. Ito naman po yung sa coolant natin. Ito yung radiator cap niya. Ito po yung sa filter. Yan po yung kanyang battery. Ito po yung sa brake fluid po ng sasakyan. Ito po yung fuse box. Ang engine po natin is Smart Stream G1.5. Ang horsepower po natin dito is 113. Meron po tayong torque na 144 Newton meter. Ang transmission po nito is IVT, Intelligent Variable Transmission. Ito po is Euro 4. Tapos ang full tank capacity is 40 liters. Ang steering wheel po natin is motor driven power steering. Again, ito po yung the all new 2023 Hyundai Stargazer GLS Premium IVT. Ang warranty po pala ng sasakyan na to is 5 years or 200,000 kilometers, whichever comes first. Tapos hindi ko po pala nasabi, ang airbag system po natin dito, meron tayong 6 na airbags. So dalawa sa front, dalawa sa side, at dalawang side curtain airbags. Ang selling price po natin dito is 1,258,000. Ito po, may promo po kami ngayon dito. Pwede po siyang slow as 88,000 down payment. All in na po siya.
Tapos maximum 5 years to pay po, pwede siya. Or kung ika-cash po or PO, meron po kayong makukuhang cash discount na 40,000. So sa mga gustong mag-inquire po dyan, i-flash ko po yung number ko po para matulungan ko po kayo, or kung may tanong pa po kayo, or kung gusto niyo pong makita yung actual unit, pwede niyo po akong message at maasikaso ko po agad kayo. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you po sa inyo. Bye po. God bless.